What's up guys? So, tonight, bali morning nyo to makikita eh, schedule ko bukas. Pero ayun, review tayo nitong Monster Infinite. So, bago lang to, nakita ko to sa mini-interview si Sir Dexter. Ayun, shoutout kay Sir Dexter please. Hindi ko kasi napanood. So, pinuntahan ko lang yung website nila. Then, tingnan natin kung ano meron dito. So, tomorrow, magkakaroon tayo ng pre-sale. Ayan, sila pala. Wala pala kaming, walang kami. Huwag kayo iyak! So, ayan. So, link ko na lang din yung kung paano yung pre-sale nila dyan sa comment section or sa details. So, mukhang magiging parang Axie to, guys. Axie Infinity. Yung ganda ng website nila. Then, ito, may parallax sila na section dito. So, ayan, gumagawa kasi ako dati ng mga ganyan. Mukha lang di ganong smooth. Nag-comment pa, no? So, ayan. So, ito is... Yung meron sila dito is yung breeding nila. Yung breeding nila is cloning yata yung tawag. Nakita ko dito. And then, yung gameplay, ito. So, yung... Bukod dun sa, card game, meron pang parang logic na para mas competitive daw. Hindi lang basta pay to win. Ayaw kasi nila na maging pay to win yung yung laro tulad nung Axie. So, ayan, meron siyang nakita naman na siguro kayo na ganito, parang Candy Crush, di ba? And then may mga laro din na ganito, yung bago ka tumira, na solve mo muna yung puzzle, parang matching game, linking game. O ganun. So, bukod dun sa card game, which is parang similar din, kasi yung parts ng mga character nila dito, may mga breed din tulad nung sa Axie, 'di ba? Meron tayong bird, beast, aqua. Ganun. Dito naman may mga cyborg, ganun. What's up guys? So commercial ulit tayo. So kung nakikita niyo nandito tayo sa analytics page ko. And I wanted you to know, only 98% ng ating viewers ang nakasubscribe sa ating channel. So I'd really appreciate if you will click that like button and mag-subscribe kung nagustuhan niyo yung mga content ko or nakatulong sa inyo. And kung gusto niyo masundan yung mga susunod nating videos, please click also yung notification bell natin dyan. So thank you guys, continue tayo sa ating content. Then, ayan, hindi ko alam kung sino to, pero sa story nila, tingnan natin. Then, ito is, ito yung mga sinasabi ko nakahawig talaga nung sa Axie. So, yung survival nila is same as yung adventure ng Axie Infinity. Halos same, hindi ko sinasabing same. Pero, ayun, pag sinabi ko same is yun yung ibig sabihin nun. So, ayan, defeat Jellaka to gain experience points. Ayan, di ba? Experience points sa adventure. Survival pala. Ayan. And then, reclaim their homeland. So, may story pala tong laro na to. Yung Axie, hindi ko alam yung story nun eh. So, eto naman, Monster War. And I think this is the arena. And ang tawag nila doon is Dozo. Ayan. Dozo yung arena nila. And then, yung ito, itong feature na to, yung synthesis cloning, this is yung breeding. Breeding nila. So, ayan, nakita nyo sa likod, yun yung cyborg na monster. And then, ayan. So, punta tayo sa roadmap. So, dito ako medyo na... Dito ko nakita na bago talaga siya. Kasi tingin nyo, idea phase is Feb 28. Which is, ito, nagsimula na mag-boom yung Axie. Yung nakita na sa, yung medyo nagsisimula na yung pagdami na nakakalam ng Axie. And then, ayan. Diba? Halos ngayon game, ngayong year lang din talaga nag-boom yung NFT, lalo na dito sa Pinas. Ako, ngayon lang akong gear nag-NFT eh. Diba? So, yung mga inaral ko din ngayon, gusto ko lang din malagay dito sa YouTube ko. Diba? Oh, website, August 12. Oh, last week lang. Tama ba? Last week? August 12. Oh, last week. Private sale. And then whitelisting is August 26. Ba't August 22 nakalagay sa ano? Game and strategy release. AMA sessions. AMA is ask me anything. Tinanong ko kasi yan eh. Ano yung AMA? Hindi ko mahanap. Yung Amas School yung lumilit ako sa Facebook. Then ito, Monster Barter. Ba't ka nga naman sa Facebook magsa-search ano? Monster Barter. Pero yung ito, sa Medium, ang kanilang... pre-sale is whitelisting pala is magsimula bukas na 8 PM, tama ba? 12 PM UTC.
So August 23 sa atin ng umaga, 8 AM, kasi ang UTC time to PH is plus 8. How long? Ayan. So basahin nyo na lang to, kasi ito yung process ng whitelisting nila. Hindi ko alam kung similar to for all the games, but ayun, hindi ako ganong ano dyan. Ililink ko na lang to down below. So ayun guys, so ito yung isa sa mga nakita ko. So ang token nila is to, may 270 million na supply, and then pre-sale launch is $15.15. Search natin USD to PHP. Ayan, 755. Oh, yung baba. Eh, actually, mataas pa nga yan eh. Taas pa yan, ah. And then, magsi-circulate is 29M. Ito, hindi ko alam kung mataas to. Hindi ko nakita kasi yung history nung sa Axie at saka sa ibang NFT. Kasi nga, baguhan tayo, guys. So, yung baguhan knowledge ko is I'm just sharing to you. So, nothing expert. So, this one, ang intindi ko dito is yung pag-finalize nila o yung roadmap nila. So, hindi ko gano'n na iisip to, pero taking a look at this, mukhang 2027 pa yung full-blown na pagkatapos nito. Pero, ito may flat na dito eh. Siguro, yung gameplay is de-develop nila hanggang 2027. Ayun, so maghintay na lang tayo. Pag-aralan ko paano anong ano to basahin. Pero sa tingin ko, Binance launch is meron na siya ngayon 2021, and then hanggang marketing fund private sale. Ganun siguro 'yung sabihin niya. So 'yung naka-flat na dito sa umpisa pa lang is 'yung mga target nila for this to the year na nakatapat. Dapat inayos nila. O hindi lang talaga ako sanay magbasa. Ayan. Mas okay siguro to kung yung katulad nun sa roadmap nila ginawa. So ayun guys, so yun lang muna yung pakita natin pala yung mga monster. Ayan. Ito ba yun? Teka lang, namali ako. Monster Infinite Gameplay Synthesis. Ayan, so ito yung mga ano, meron silang 9 classes ng monster from 3 nations. So, Titan Nation, Cyborg. Ganda ng mga gawa nila, oh. May kahawig nga, eh. Pero hindi Axie. May hawig, di ba? Sana, kung alam nyo yung tinutukoy ko, comment down below. Ayan. Cloning. Cloning is yung breeding equivalent nung sa Axie, di ba? Stamen Telos Token. So, ito yung pang-clone. Incarn. Ah, ito yung ano, parang SLP equivalent sa ano, sa Axie Infinity. So yung money tokens is yung AXS. Ayan. Pero ganun din, no? Kailangan mo ng money and SPP. So yun nga, guys. So ako, ah, yun ang ano ko, opinion ko na kamukha siya ng Axie Infinity. Pero na ano ko nga dun sa mga comments, hindi ko napanood yung kay Sir Dexter, pero may napanood ako ng iba na sabi nga nung parang nag-comment siya dun sa sinabi nung creator ba siya or basta yun siya yung sa hindi siya nakalagay dito eh. Monster Infinite, ito sa team, itong si Jin Tan. Ayan, sabi niya is siya ba to? Jin Tan. Oh, siya nga yata. Basta itong person na to is ayaw niyang maging katulad ng Axie Infinity. Pero mukhang nagiging kamukha siya. And yung money is pa a governance token siya. Meaning yung mga holders ng token na yun is they have the ability pa tawag doon. May kakayahan sila. Tagalogin ko na lang para mas may kakayahan sila na mag-vote for certain mga features, ganun, kung anong pwede mangyari. May voting sila. So, yun yung isang klase ng NFT ba? Cryptocurrency token. Yun ba tawag din? Basta token. NFT token. So, hindi ko alam kung NFT. Basta may types kasi yun.
Gawa na lang ako separate video about that. Di ko pa siya ganong kabisado. Pero alam ko, pag governance token, kaya nyo, yung mga holders nun, is kaya nila mag-vote on something na they can change the game via dun sa voting na yun. Or they can propose something na ipatupad, ganun. Yun yung governance token. So, ang gusto ng nito, si Jintan, is yung community, yung mag-manage ng community. Diba? Para bang yung ano tawag doon? By the people. For the... Ano yun? Tama ba? For the people, by the people. Ganun. So, ayan guys. So, sana naintindihan yung mga pinagsasabi ko dito. And sa tingin ko, worth it investment to. So, this is not a financial advice. And huwag nyo akong pinakinggan. Wala akong pakialam sa pera nyo. So, yung mga nagtatanong dyan na kung dapat tama ba mag-invest sa ganitong ganyan. Wala akong ano dyan sir eh. Kasi nagre-review lang tayo. Then, sasabi tayo mga tutorial na mga alam ko. So, about sa investment mo, invest mo yung kaya mo. Yung kaya mo mawala, syempre. Lalo na yun. Yun yung pinakamahalaga. Kasi pag in-invest mo yung kailangan mo, baka may mangyari sa buhay mo na malaking epekto, di ba? Pero, syempre, yung ibang tao, in-invest tong konting meron sila. Kasi, yun lang yung chance na baka makaahon sila, di ba? So, decision mo yan, pera mo yan. So, this is not a financial advice na channel. Ito ay channel ko, kaya Nico Hoso ng pangalan eh. So, ayan, salamat guys sa panonood. And nga pala guys, don't forget to like and subscribe. Maraming salamat sa panonood. So, see you on our next video. Paano ba umalis?